Hello guys and welcome back ulit dito sa aking channel dito sa Nurse Badong. So ngayon pag-usapan naman po natin yung 11 po na tips or mga dapat kong gawin para po maiwasan ang pagkakaroon ng high blood, diabetes o di kayong pagkakaroon po ng mataas na cholesterol sa dugo. Itong video na ito nirecommend ako po siya sa mga tao po na adult po na more than 25 years old. 25 years old pataas po kasi pabata na po ng pabata ngayon yung mga naaapektuhan po ng mga ganitong sakit. Okay po? Magbibigay lang po ako ng maiksing explanation muna regarding sa tatlong sakit na ito. Okay? So, yung hypertension, yun po yung pagkakaroon ng consistent na high blood pressure kahit po kayo ay nakapagpahinga na po. Okay? So, nagpahinga kayo, kinuha ng kayo ng blood pressure, mataas talaga yung nakukuha ng blood pressure sa inyo. So, pwede po kayong i-diagnose na hypertension ng isang doktor, okay? Diabetes naman po ay ito po yung sakit na kung saan hindi na po kayang i-regulate ng inyong katawan, ng inyong blood sugar. Kaya kahit po konti lamang po ang inyong kainin ay tumataas po ang inyong blood sugar. Okay? Sobrang taas po. Above normal po siya. Hypercholesterolemia naman po ay pagkakaroon ng mataas na level ng mga cholesterol kasi marami po tayong iba't ibang klase ng cholesterol sa dugo. Kadalasan po, yung mga hindi po magandang cholesterol ay tumataas, yun po ay nagkakaroon kayo ng hypercholesterolemia. So, itong tatlong sakit na ito po ay kapag napabayaan, pwede po magdulot ng komplikasyon sa isang tao. Okay? Yung hypertension at saka diabetes, kapag kayo po ay na-diagnose na meron pong hypertension o di kaya diabetes, kadalasan po, kung wala na po kayo dun sa stage na pre-diabetes or pre-hypertension, kadalasan ay lifetime na po itong sakit na to. Actually, hindi siya kadalasan. Talagang lifetime yun na pong magiging sakit ito. So, kailangan nyo din pong lifetime na uminom ng gamot kapag kayo po ay na-diagnose ng dalawang ito, okay? Or alinman dito sa dalawang ito. Samantala po yung hypercholesterolemia, yung pagkakaroon po ng mataas na cholesterol sa dugo, kadalasan po nagagamot po yan makalipas po ang 3 buwan na gamutan. After 3 months po, papa-check up po ito ng inyong doktor, tapos makikita po nila kadalasan na bumalik na po sa normal ang inyong cholesterol level. Okay? So number 1 tip ko para po maiwasan ninyo ang pagkakaroon ng diabetes, high blood po, hypertension, or ng pagkakaroon ng mataas na cholesterol, ay bumili po kayo ng sarili yung blood pressure machine o di ka pang check ng blood sugar sa bahay. Okay? At i-check nyo po ang inyong blood sugar or blood pressure isang beses po kada buwan. Kasi bakit po? Kapag ang diabetes po kasi at saka hypertension, hindi naman po talaga yan agad-agad na magkakaroon po kayo ng diabetes or hypertension. Nagpo-progress po yan. Kumbaga, napabayaan nyo po kasi yung lifestyle ninyo, tapos unti-unti pong bumigay ang regulatory mechanism ng inyong katawan, kaya po bumigay na po ito, hindi nyo na po kayang i-regulate ang inyong blood pressure or di kaya ang inyong diabetes. So kung regular po kayo mag-check sa inyong bahay para hindi na po kayo pupunta ng laboratorio ng inyong glucose o di kaya ng inyong blood pressure, maaari nyo po ma-monitor kung tumataas na po ba ang inyong blood sugar or ang inyong blood pressure. So, by that time, kapag napansin nyo po medyo tumataas na, pwede na po kayong gumawa ng kahit anong modification sa inyong lifestyle, sa pagkain, sa pag-exercise, ganyan, na pwede pong maibalik nyo sa normal ang pagkakaroon ng diabetes or hypertension. Okay? Number 2 is uminom po kayo ng higit pa po sa sapat na tubig po kada araw, no? Kasi ang tubig naman po is yan po ang pinakamagandang fluid na pwede po nating inumin dito sa mundong ibabaw. So, para po sa babae, ang recommendation po ng National Academies of Sciences, Engineering and Medicine is about 2.7 liters po para sa babae at saka 3.7 liters po a day para sa mga lalaki. Maganda po ito kung wala po kayong sakit sa puso or sakit sa kidney. Kasi yung mga indalong yun po ay kadalasan may problema sa pag-regulate ng kanilang fluid. So, kung kayo po ay healthy individual na tao, recommendation po is 3.7 liters a day po para sa baba, sa lalaki, sorry, at 2.7 liters a day naman po para sa mga babae. Okay? Kung uminuman po kayo ng maraming tubig, okay lang po. Iihingi lang naman po yan eh.
So, lalo na po kapag kayo po ay uminom ng mga soft drinks, ganyan. Maganda po maka-flush out nyo po yung mga ininom nyo na gano'n. Okay? Pangatlo po is, iwasan nyo po or ilimita ang pag-inom ng mga soft drinks at ng mga iba pang bagay na matatamis. No? Lalo na po yung mga nabibili natin sa labas. Yung mga soft drinks, mga milk tea, frap, ganyan po. Pwede po kayong uminom, no? Basta i-limitan nyo lang po. Huwag pong araw-araw or huwag pong twice a day. Once a week or once every 2 weeks or once every month. Okay lang po yun. Huwag nyo lang pong sosobrahan. Lahat po kailangan gawin in moderation, okay? Pang-apat is iwasan or ilimitan ninyo po yung pagkain nyo po ng mga processed or di kaya yung mga instant na pagkain. Kasi alam naman po natin, maaalat po yung mga yan, tapos hindi po natin alam kung ano po yung mga chemicals po na inilagay sa mga yan. So ano po itong mga to? Yung mga canned goods, yan. Mga instant noodles, yung mga chicheria, ayan. Yung mga anak nyo po, iwasan nyo po bigyan ng mga ganito. Kasi lately po, may actually before nung nasa hospital pa ako, meron yung mga 15 years old, kakaroon na ng diabetes or high blood. Nakakaawa po talaga sila kasi lifetime na po nila kung dadalhin yun. Yung mga junk food, yung mga junk food po, mga nabibili nating pagkain sa mga fast food, ayan. Iwasan nyo rin po yung mga yan kasi alam naman po natin na maaalat po yung mga yan. Tsaka, matataas ang cholesterol nila, okay? Yung mga chocolate, medyo ilimitan nyo lang din po kasi pwede po kayo magkaroon ng diabetes sa pagkain po ng mga masyadong matamis, okay? Para sa akin, ito personal opinion ko, number 5 is iwasan nyo po o ilimita ang paggamit ng bitsin o di kaya ng mga kahit anong pampalasa sa pagkain, no? Ito po yung bitsin, alam ko po kung nalang po ito. Itong mga to, ayan. Iwasan nyo po kasi kadalasan po ng mga namimit ko na pasyente, lalo na po yung mga may high blood, diabetes, or di kaya sakit sa puso. Ito po yung mga kadalasan na sinasabi nilang ginagamit nila sa kusina. Ewan ko kung may research na po na nagsasabi na masama po itong mga ito sa kalusugan. Pero balita ko sa bitsin, wala naman daw proven na research. Pero para sa akin, personal opinion ko is iwasan nyo po itong mga ito. Okay? Tip number 6 is iwasan nyo po or ilimita yung mga pagkain po ng mga maaalat at matataba ng mga pagkain. Okay? So ano pong ibig kong sabihin dito? Kanina nagpakita ko ng pagkain sa fast food. Ngayon ito naman pong itong mga to, itong mga ito po is more on sa pagluluto sa bahay. Iwasan nyo pong magluto po ng masyado maaalat, ganyan, or matataba. Kasi yan po yung nakaka-trigger ng hypertension. Kapag inilimitan nyo lang yung ano, alam ko may time na siguro sabihin na magiging boring. Hindi naman po talaga totally iiwasan yung asin, hindi naman po. So, inilimitan nyo lang, yung tamang-tama lang para hindi po kayo magkasakit. Okay? Number 7 is iwasan nyo po yung stress, no? At maging positive po kayo araw-araw. Kasi totoo po yan, kahit po gaano kayo pa-health conscious, kung kayo po ay stress, hindi po magiging magandang feedback ng inyong katawan sa kahit anong gawin yung bagay. So, tendencies, magkakaroon po kayo ng sakit kahit po gaano pa po ka-healthy ang inyong kinakain. So, dapat maging positive lang po kayo para maganda din po ang feedback ng inyong katawan. Okay? Number 8, mag-stretching po kayo palagi pagkagising ninyo ng sa umaga at subukan nyo po mag-exercise araw-araw. Ngayon po, ang problema po sa mga Pilipino kapag kasi nabi mag-exercise is akala nila magpapa-endorse sila sa gym, ganyan. Hindi naman po ganun. Ang ibig ko kung sabihin dito, kung ano po yung tingin nyo na exercise na mag-fit po sa personality nyo, yun po ang gawin nyo. Hindi naman po kailangan na podcast. Pagka mag-exercise is kailangan nyo mag-jogging, huwag nyo stressin yung sarili nyo sa pang-jogging kung ayaw nyo gawin ito. Hanap kayo ng exercise na mag-fit po sa gusto nyo gawin, yung magiging masaya po kayo kapag ginagawa nyo yun, tapos yun po ang gawin nyo. Okay? Basta meron po kayong physical activities, okay na po yan. Okay? Number 9, i-maintain nyo po na maganda ang inyong timbang. So dito po sa internet, marami po kayo makikita dyan na computation para sa body mass index. Pwede nyo pong gawin yan. Okay? Kaso nga lang problema kapag
depende po kasi yun sa body build ng tao. Meron kasi yung iba na hindi talaga sila mag-fit doon sa sinasabi ng BMI. Kasi yung iba malalaki ang katawan, mga muscles, ganyan, malalaki yung muscles nila. So tendency is mataas talaga yung kilos nila compared sa BMI. Pero healthy naman sila. Iwasan nyo lang na masyadong matataba, masyadong madaming taba ang inyong katawan. Okay? And number 10 is matulog po kayo ng 7 hanggang 9 na oras sa gabi. Kasi dyan po nag-recover ang ating katawan, no? Isa din to ng mga katulong para makaiwas kayo sa stress. O di kaya yung katawan ninyo makaiwas siya sa stress. Kapag nakakatulog po kayo ng sapat kada araw. At number 11, magpa-check up po kayo kapag mayroong hindi magandang nararamdaman o kung mataas ang kuha ng blood pressure or blood sugar nyo sa bahay. Okay? So kung tingin nyo sobrang taas na nakuha na blood pressure or blood sugar, tapos medyo dalawang araw or tatlong araw na siyang ganun, kailangan nyo na pumunta-check up sa doktor. Okay? So ano po ba yung mga hindi magandang pakiramdam na kailangan nyo pa-check up sa doktor? Ito po yung madalas na pagkauhaw, pag-ihi at pagiging matakaw. Kasi ito po yung classic sign or symptoms ng pagkakaroon ng diabetes ng isang tao. Okay? Pag pananakit ng batok o paninikit ng dibdib, ito naman po ay kadalasang sintomas ng may hypertension. Although, kadalasan ang pagkakaroon ng hypertension ay asymptomatic o di kaya walang nararamdaman yung tao, just in case lang na makaramdam kayo ng dalawang ito, ayun, kailangan nyo magpa-check up sa doktor. Pagiging mabilis mapagod, ayun, mga sinyalis po yan ng diabetes at hypertension o di kaya ng mataas ang cholesterol at iba pa kung may iba pa po kayo nararamdaman. Okay? O di kaya naman magpa-check up po kayo sa doktor kapag napansin nyo na ang blood pressure nyo ay mahigit sa 120 over 80 na mahigit tatlong beses na kuha, tatlong beses na kuha sa magkakaibang araw. Kasi yan po minsan ang ginagawang basehan ng doktor kung meron pong high blood ang isang tao, okay? Or di kaya naman, kapag kayo po ay nag-fasting blood sugar, o di kayong 8 oras na wala kayong kain o inumin bukod sa tubig, ay may higit 100 milligram per BL. Yan po ay isang basehan din ng doktor kung meron pong diabetes ang isang tao, okay? So, sana po may natutunan kayo dito sa video na aking ginawa. At kung nagustuhan nyo po ito, please share nyo lang po sa inyong mga kilala. Kung meron ba po kayong time, pwede nyo pong panoorin yung ibang videos ko na nakikita nyo sa screen ninyo ngayon. Okay? Until next time po, thank you. Bye-bye.